May paglilinaw si Manila Mayor Joseph Estrada kasunod niya ng pahayag niya sa isang kolumnista. Nasusuportahan niya si Senadora Grace Poe imbis na si Vice President Jejo Marbinay sa susunod na presidential elections. Saksi si Ruth Cabal. Sinasabing malaking bahagi ng pagkapanalo ni Vice President Jejo Marbinay noong 2010 elections ang pakikipag-tandem niya kay dating Pangulong Joseph Estrada. Malaking tulong din ito sa pagtakbo naman niyang Pangulo sa 2016. Pero paano kung hindi si Binay at si Senator Grace Poe na ang suportahan ni ERAP? Si ERAP na nga ba ang hinihintay para tuluyang malagpasan ni Poe si Binay sa mga gustong iboto ng tao bilang Pangulo sa 2016? Sa huling presidential preference survey kasi ng Pulse Asia, lumapit na siya kay Binay at muling lumagpas kay Interior Secretary Mar Rojas. Tinanong daw si ERAP nitong Webes ng Inquirer columnist na si Neil Cruz kung magpatuloy ang pagtaas ng ranking ni Poe, sino ang susuportahan niya. Sagot daw ni ERAP, mahihirapan siyang mamili pero pipiliin niya si Poe. Ang paliwanag ni ERAP na nalathala sa column ngayong araw, tinulungan daw siya ng ama ng senadora na si Fernando Poe Jr. nung nangampanya siya sa pagkapangulo. Pero nung tumakbong Pangulo si FPJ, nakakulong siya kaya di niya natulungan ang kaibigan. Kaya kung tatakbo si Senadora Poe, kailangan daw niyang tulungan. Nang tanungin daw ni Cruz kung paano na si Binay, sabi ni ERAP, eh bahala na siya. Tinanong ko yan kanina kay ERAP at sabi niya sa akin, nagkukwentuhan lang sila noon ng kolumnista. As of now, I'm for the Vice President, Jojo Binay, because we belong to the same party. Kaya sa ngayon, si Binay pa rin ang pambato ng United Nationalist Alliance o UNA sa 2016 presidential elections. Sa ngayon po, siya pa rin. Wala pa kami nakikita ang iba. Sa administration naman, wala pa rin kami nakikita. Parehas lang. Tabla-tabla lang. Pinakamainam daw kung magtambal na lang si Binay at si Poe. Consistent pa naman ang senadora sa pangunguna sa vice presidential surveys. Kung sakaling lumabas po sa race si Senator Grace Poe. That I cannot tell you now. Sakali masama siya sa ano. So, pwede niyo pang pag-usapan. Sana masama silang dalawa. Bahagi na rin ba ito ng panliligaw ng oposisyon kay Poe? Kung matatandaan, kahit guest candidate siya ng UNA Team Pinoy noong 2013 senatorial elections, sa huli sumama si Poe. Team Pinoy raw kasi ang unang nag-alok sa kanyang tumakbong senador. Tila naiipit na naman si Poe na dumalo kamakailan sa Christmas party ng Liberal Party kahit independent siya. Sinasabing nililigawan din si Poe ng LP para ipantapat kay Binay dahil sa pagtaas niya sa mga survey. Sabi ngayon ni Poe, hindi nga ako handa eh. Diba? So, kaya nga hindi din ako nagsasabi na kung sigurado ako dahil pati ako kailangan ko pa talagang isipin. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.